tuning in to Cool 97.5. This is your maximum Christian music authority. Hey, magandang morning sa inyo lahat, mga kaibigan namin minamahal. Good morning, Pastor Ramil. Sa magandang umaga, kumusta ang buhay? Galing ah. Always good by God's grace. Yes, amen. Magandang morning. At syempre, nakikita nyo naman kung ano meron ng aking kapatid ngayong araw na ito. Parang meron kang mahalagang gagawin, Pastor. May next appointment pa po tayo after this. Ayun, praise God. Praise God, pray ng Diyos. Yes, at syempre, binabati kita ng isang magandang umaga ngayong araw na ito. Yes, thank you rin po kuya at sa ating mga viewers and listeners. Yan, magandang morning po sa inyo lahat. Good morning po. Itong si Bagyong Ineng ay talagang nandirian na. Oo. Dito sa Pilipinas. Kaya nga. At syempre, talaga namang yesterday ay ang dami na hong mga, ano bang tawag dito, mga balita, mga ganyan patungkol sa bagyong ito. Oo. At sa kaninang umaga pala, o kaya gabi, alas 9, last night, ang inantay nila, parang inantay pa nila yung kanyang paglandfall. Oo nga. Oo, sa Aurora. Bandang Aurora po. Pero kasi nakausap ko kanina yung mga kasama natin ng baler ay okay naman daw, matibasay. Pero part ng kasiguran, ayun, ay meron ng maulan. Kaya tuloy-tuloy tayong manalangin po. Oo, ipagpanalangin po natin ang lahat ng mga kababayan natin at sa maging dito ho sa atin sa Kabenguetan. Kasi ho, sinasabi natin na walang ulan po dito sa atin ngayon. Sumalang nakita ho natin talagang makulimlim po ang ating kalangitan. At mahangin. Yan. Kaya sa ngayon po mga kaibigan, dami ho mga pangyayaring mga ganito. Di ba, Pastor? Oo po. Meron yung parang silensyo ang lahat. Yes. Wala. Walang ingay. Walang ano. Pero pag bumuhos. Yun ang ano. Yun ang paghandaan. Oo. Yun ang paghandaan natin. Kaya sa mga kaibigan natin, lalong-lalo na ho sa mga malalapit, sa mga bangin, o kaya sa mga lugar na malalambot ang lupa, kung po pwede, lumikas na lang ho tayo, masigurado po yan. Yes, lalo yung malapit sa mga dagat, ano? Yes, yan. Okay. So, for this morning, we're going to talk about Galatians chapter 5, verses 1 to 4. Amen. Wala ka na bang babatiin, Pastor, para tuloy-tuloy na tayo? Atin na muna natin mga kaibigan natin dyan, mga nanonood ngayon na... At yung, siyempre, yung mother ko, ano, na talaga namang very lovable at smiley. Palagi, ano, at sa ating mga leaders sa TLYM, sila Mary Ann, sila Ate Maricor, at ating mga kaibigan, si Brother Norman na Sagunillo at si Brother Jose Taming, ano, sa inyo lahat. At, of course, para doon sa kay Sir Warden sa Benguet Provincial Jail, ano. Pupunta ka doon mamaya, di ba? At pati na rin yung mga... kapatiran natin diyan sa loob, ano? Again, thank you for viewing, ano? Thank you for viewing. God bless you all po. Yes, alright. God bless you po. Ito na ang ating verse ngayong umaga, mga kaibigan. Listen carefully, and if you have your Bible, please open with us in Galatians chapter 5, verses 1 to 4. It says here, "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Mark my words. I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace." Purihin ang salita ng Panginoon. Parang itong si Paul dito nagbibigay ng babala, ano? Meron siyang babala. Parang sabi, "Oy, makinig kayo." Yes. Kaya nga, yes, ito ay isang paalala po, ano, na sabi niya na napalaya na tayo at huwag na tayong muling paalipin. So, ang title natin dito sa topic natin ngayon is Falling Away Falling from the away. Grace of Our Lord God. Ano? Okay. So, alam po, kuya, sa panahon po natin ngayon, until now, ano? Mula pa lang nang mag-umpisa na ang pananampalatayang Kristiyano. Okay. And until today, marami pa rin talagang nag-aalanglangan o nagdududa po sa kanilang kaligtasan. Okay.
tipong yung mga pumapasok sa isip nila, talaga bang ako'y ligtas na? Mm-hmm. Ayan, talaga bang sapat na ba yung kamatayan ni Kristo Jesus? Na ako'y napatawad sa aking mga kasalanan? Mga katanungan na totoo ba na sumampalataya lang ako sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo, kaya I am already saved. Yan. Mm-hmm. So, yung mga doubt po na yan, kuya, later on, iyan yung naghihikayat na manumbalik o bumalik doon sa dating ginagawa nila para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. So, wabalik na naman sila doon sa tinatawag na dating nang alipin sa kanila. Okay. So, dating nilang sitwasyon. Oo, at yan mismo ang naging issue rito sa ating talata po ngayong umaga, no? Puri po ang Diyos sa kanyang salita, na kung saan dito si Apostol Paul, ano, ay sinulatan niya ang mga Hudyo na na-convert sa Christianity. Okay. Ayan yung nangyayari dito. At dahilan sa may mga ilang Kristiyano po dito na nakukumbinse ng mga tinatawag na Judaizers. Okay, itong Judaizers, ito yung mga nasa relihiyong Judaism, mm-hmm, na kung saan ini-insist nila na dadapwat Kristiyano na. O yun nga, kailangan pa rin daw po na sundin yung mga ilang kautusan sa lumang tipan, ano? Okay. At dapat pa rin mag-i-practice yung mga ilang ceremonials and rituals na ginagawa sa relihiyong Judaism. Yan eh, mahigpit na kinontra ni Apostol Paul po dito sa kanyang sulat. Oh. At isa nga rito sa binigyan na example, ano, ni Apostol Paul, yung pagtutuli. Kasi itong pagtutuli, yan ay nakasanayan na nilang ginagawa itong mga Jew. Mm-hmm. Way back to Genesis chapter 17, whereas kung saan po dyan, iniutos nga naman ng Diyos na magawin ang pagtutuli bilang tanda ng pakikipagtipan sa mga Hudyo. Okay. Kaya nga lang, nililinaw dito ni Apostol Paul na kung magpapatuli kayo, ano, kailangan sundin nyo na ang buong kautusan. Tama. Ayan. Sapagkat dito nga sa verse 4, sinasabi niya yan na kung ganyan ang inyong magigagawin, kayo ay muling napapaalipin at nalalayo kayo ngayon doon sa tinatawag na grace o grasya ng Diyos. Oo. Kung saan na tayo pinalaya sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. So, ito yung tinakil dito ni Apostle Paul. So, dito, meron tayong magiging dalawang pointers ayon dito sa ating talata ngayong umaga, no? Uh-huh. At itong pointers natin na dalawa, nabubuo ito sa dalawang katanungan. So, una, ano yung mga, or what are the reasons that's why people that fall away from the grace of God? Mm-hmm. Ayan, so ititignan natin dyan. At yung pangalawa, ano, tignan natin kung ano naman ang dapat natin gawin para hindi tayo malayo sa kagandahang loob ng Diyos. So, dalawa yan. Okay, so unahin natin yung isa, what are the reasons? Okay, ano yung mga reasons kung bakit tayo ay nakukuha pa o buwabalik pa tayo sa pagkakaalipin. So, tatlong bagay yung ating pag-uusapan dito, three things. Una, yung wrong belief. Malamang nung panahon na ikaw ay may mga dahilan yan . Nung panahon na ikaw ay tawag dito na ikaw ay may problema, yun yung pagkakataon na kung saan dumating yung isang tao or may ginamit ang Panginoon para sa ganun ipahayag sa iyo. Yes, ano, ang belief mo ay if I will going to receive this offer, okay, parang ang mangyayari, parang gagana ang buhay ko. Yan, tama yan, kuya. So, isang sample yan ng wrong belief. Another na ating pag-uusapan is our experiences. Yes. Ano? And then third thing is sin struggle. Yan. Ayan, yung sin struggle yan natin titignan itong three things na ito. So, una, parang feeling mo, parang walang-wala na. Tignan natin. So, una, yung wrong belief. Okay. Okay, dito sa wrong belief, yan nga. Dito sa talata natin, ano, yung wrong belief dito na ipinapasok nila is yung Christ is not enough. Hindi sapat si Kristo, kulang pa. So dahil diyan, isa yan sa nagigirisan kaya bumabalik.
napalaya na, babalik pa dahil iniisip nila sa kanilang paniniwala, kulang pa. Nako. Ano, even today ganyan eh, no? Yung iba nanalig sila pero may doubt sa puso nila na may kulang eh. Kaya kailangan ko pang gawin. Oo, may kulang yung kakulangan. Oo. So yan yung sinasabi natin na isang wrong belief na dangerous. Again, it reminded us in Hebrew chapter 10. Pakibasa nga kuya yung Hebrew chapter 10 po. Ito ang maganda. Masahin natin, Hebrew chapter 10. Alam mo, sa Tagalog pa rin ako magbabasa, Pastor. Yes, sige po. Hebrew chapter 10. Verse 10. Okay, ang sabi po niya dito, makinig kong maigi. At dahil sinunod ni Jesucristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. So, malinaw minsan eh. Diba? At sinasabi dyan, tingnan din natin yung verse 14 naman po, kuya. Sa verse 14 dyan, naman. Dyan, ano, Hebrew din. Hebrew din. Okay, sa verse 14, kaya sa pamamagitan lang ng minsang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang pinabanal niya. Amen. O, tapos, ituloy natin sa verse 17 hanggang 18 po. Ang sabi niya, dagdag pa niya, tuluyan ko nang lilimutin ang mga kasalanan at kasamahan nila. At dahil napatawad na ang mga kasalanan natin, hindi na natin kailangan pang maghandog para sa ating mga kasalanan. Ayan. So, nung malinaw, ano, nandiyan yung kasagutan. Christ is enough. Ano? At paulit-ulit yan ang punto ni Apostle Paul dito sa Book of Galatians in Galatians 2:16. Parehas ang sinasabi niya, sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus, ano, faith alone in Christ, we are justified, ano, naging matuwid na tayo sa paningin ng Diyos. Oo. Okay, so yan yung isang ating dapat na tayuan, ano, na dapat nating paniwalaan. So another thing na wrong belief, yan yung tinatawag na kailangan pag naligtas na tayo ng ating Panginoon, ano, na sumampalataya na tayo, dapat tayo ang mag-maintain ng ating kaligtasan. Tama. Yung mini-maintain yung kaligtasan, yan ang isa pang wrong belief. Oh, ano? Kasi parang ang maintain, pag sinabi mong maintain, there must be something na dapat gagawin, di ba? Yes, yun na nga po yun. Yun na nga po yung kuya. Para bagang lumalabas, nung niligtas tayo ng Diyos, sabi ng Diyos, bahala ka na sa buhay mo. Ikaw na ang mag-maintain ng kaligtasan mo. Uh-huh. But hindi ganun ang tinuturo ng Biblia. Basahin natin, kuya, ang Philippians chapter 1 verse 6. Okay, sa Philippians chapter 1 verse 6. Tama ba ako? Opo. Okay. Alam mo, habang papalayo tayo at binabasa natin na binabasa itong mga books na ito, na salita lang Panginoon, ay talaga namang ako'y lalong napapalakas. Mas lalong nalilinawan ang ating mga kaibigan tagapakinig. Amen. Habang sila ay nanonood o nakikinig. Amen. Sa atin. Puri ng Diyos. Ano yan? Philippians chapter 1. Philippians chapter 1 verse 6. Basahin natin chapter yan. Chapter 1 verse 6. Oh. Okay. So, ito ang kanyang sinasabi dito, mga kapatid. Makinig po tayong maigi. Ang kanyang sabi ay, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Yan, napakalinaw eh. Oo. Sabi niya, ipagpapatuloy. Ano, alin yung magandang inumpisahan ng Diyos, yes, sa mga sumampalataya. Pag sinabing ipagpapatuloy, ibig sabihin, yung kaligtasan, continuous na tinatrabaho ng Diyos yan. Oo. It's not us that will maintain our salvation. That is the duty of God. Yan ang trabaho ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin din natin, kuya, saglit po yung Hebrew chapter 7 verse 24 to 25. Okay. Hebrew 7 verse 24 to 25. All right. Napakagaigi ho ito. Okay? Alright, so Hebrew chapter 7, ano po? Chapter 7, verse 24 to 25. Yes, verse 24 to 25. Mm-hmm. Para sa ganun, malinaw tayo, di ba? Opo. Ay, sana ho, nililista ninyo itong mga ito.
Okay, sabi niya, ngunit si Jesus, Jesus ay walang kamatayan, kaya hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. Hmm. Parang ano to ah, parang mayroong kasamang warning ito. Hmm. Oo. Itutuloy ko ba ito, Pastor? Sige po. Kaya maililigtas niya ng lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Yan. So, malinaw eh, no? Sabi ganyan, si Jesucristo ay nagsisilbing pari natin. At ang maaasahan natin itong pari natin na ito sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman. Amen. Walang kamatayan. Patuloy siyang nag-mediate sa atin, namamagitan po sa atin. So, purihin ang Diyos, So, yan, malinaw na it is not us that will maintain our salvation. Papasok din dyan, kuya, yung tinatawag nilang monergism at saka synergism. Okay. Pag sinabing monergism, ito po yung Diyos lang ang gagawa. Tama. God alone are able to do. Kaya nga tinatawag natin God is almighty. Ano? God is able. Yes. God is able to save. Uh-huh. Yung synergism naman yung tinatawag na kailangan ng kooperasyon ng tao. Mm-hmm. Yung para bagang kailangan ng tulong ng Diyos ang tao. Hindi po ganun. Hindi ganun. Sa totoo lang, hindi kailangan ng Diyos ang tulong ng tao para i-fulfill niya yung pagliligtas sa atin. Ayun. So, yan ang ating dapat maintindihan sa mga wrong belief. Ano? So, another na nagribibigay ng dahilan, that's why people fall away from the grace of God, is yung experiences. Okay, yun yung experiences. Ano yung experiences na yun? Yan yung mga karanasan natin o karanasan ng iba. For example, narinig na natin ang pananampalataya tungkol kay Kristo Jesus. Kaya lang ipipilit natin kasi may karanasan tayo. Parang sandali. Nangyari na sa akin yan. Well, karanasan po ito For example, magbigay tayo isang example. Kunwari, lagyan natin sa nakasanayan ng karamihan. Punta ka kay albularyo na ganito. Si albularyo na ganito, nakakagamot. Si Mang Tami. Nakakagamot yan. Si Mang Tami. Naranasan nga naman na talagang nakagamot. Kaya lang problema, yung tinatawag niya at yung ginagawa niya mga rituals, na kung saan nako-compromise kung ano yung sinasabi ng Bible, hindi niya napapakinggan. Kaya meron ako actually ganyan na na-experience. Encounter ko siya, sabi niya ay, kahit anong sabihin mo sa akin, hindi ako naniniwala dyan sa Bible na yan. Kasi naranasan ko mismo. Ayan ang problema. Kaya sabihin niya, alam mo, nung simula nung sumali na ako sa inyo, parang lalong dumami ang aking problema. Yan, kaya. Samantala yung karanasan ko nung ganito ako. Kaya, you are falling away. Yes. So, yan ang minsan na problema. Kung hindi man karanasan natin, karanasan ng iba. Lalo na kung yung credibility ng kakilala mo, kilalang-kilala mo siya, na alam mo hindi siya nagsisinungaling, tapos magpapatotoo sa sayo. Kaya minsan, tanda natin, ang basis po natin, mga kapatid, aning mga listeners, again, dapat hindi ko-contra, we will go against the word of God. Amen. Because, tanda natin, wrong belief yan, di ba? Mm-hmm. Ang tunay na belief is what the Bible says. Kung kahit na yung karanasan natin, pag i-check natin i-check natin sa Bible, kailangan hindi yung karanasan natin, yung emotion natin ang basihan ng katotohanan. Ang basihan ay kung ano ang sinabi ng Biblia. Yun. Mapalad nga tayo kasi yung Bible lagi-lagi nating sinasabi ay nandiyan. 'Di ba? It's all for us. Nasa atin na kung gusto nating galawin 'yan o hindi. Andito na. Free. This is the complete and divine revelation from the Lord. Naalala natin 'di ba, kuya, yung kwento ng mga Hebrew people when the Lord set them free doon sa Egypt, 'di ba? Okay. They were slaves sila doon. Nung nakalaya na sila, ano ba sabi ng mga Hudyo? Gusto nilang bumalik. Buti gusto nilang bumalik. Sabi. Bakit? Kasi naranasan namin doon. Kumakain kami ng karne at isda. Samantalang dito, puro mana. Yan ang isang nangyayari na na-fall away ang mga mananampalataya na bumabalik pa sila. Yung next, yung sin struggle. Yun ang matindi. Yung sin struggle naman,
Minsan, yan, marami tayong tatamaan dyan. Ano? Actually, isa na ako. But all, by the grace of our Lord, eh, salamat at lubos nating naintindihan. At we are standing firm sa ating tinuturo mismo ng Biblia. No? Yes. Yan yung kasi minsan, ang may mga mananampalataya na kung talaga ako ay ligtas na, why I still struggle about sin? Mm-hmm. Yan. But the Bible says, even the apostles, ano, even the apostles struggle in sin. Uh-huh. Nasa Biblia yan, ano, pansinin natin po yung si Apostle John. Okay. 1 John chapter 1 verses 8 to 10. Mm-hmm. Okay, sabi diyan, kung papansinin natin, ano, paulit-ulit sabi ni Apostle John, if we confess our sins. Okay. He's faithful and just to forgive our sins. So notice po ulit-ulit yan, yung we and us. If we and us. Ah. So malinaw diyan na even Apostle Paul sinasama niya sarili niya na he is admitting if we say we have no sin and we make God a liar and the truth is not in us. Mm-hmm. So ibig sabihin sinasama ni Apostle Paul ng sarili niya, hindi siya excuse doon. Tama. Na, hindi niya sinabi na if you. Now, let's compare to the word of our Lord Jesus Christ in Matthew 6, I think verses 13 to 15. Mm-hmm. Ang eksena naman dyan, sabi ni Jesus Christ, kung hindi ninyo patatawarin ang mga nagkakasala sa inyo, ay hindi rin kayo patatawarin ng Ama na nasa langit. So, pansinin natin, dito hindi in-include ni Jesus ang sarili niya. Hindi niya sinabi that God will not forgive our sins. O kaya sa sabi niya. Sabi niya, but God will forgive your sins. Because, of course, the Bible, Jesus Christ have not sinned. Yes. Diba? 1 Peter chapter 2, verse 22, he knew no sin, he have not committed any sin. So, another proof, Apostle Paul himself in Romans 7:18 sabi niya in my flesh dwelleth no good, sabi niya ganyan. So even Apostle Paul admitted that. So mga kapatid, lahat tayo nag-struggle pa rin sa sin kahit tayo sumasampalataya na. Amen. And but wag mong isipin na hindi kaligtas. Hindi kaligtas. Wag mong isipin na ikaw ay superhero na walang ano. Natandaan natin 'yan kaya nga God-centeredness, ating kaligtasan. Kaya nga laging ang kahabagan ng Diyos ang ating pinangahawakan, pinananampalatayaan po. So, next question, isang pointers natin. Yung tawag dito, the reasons. The reasons ngayon naman, yung what are we do so that we will not fall away from the grace of God. Okay. Ang isa lang ang sagot diyan, have full confidence in the finished work of our Lord Jesus Christ. Mm-hmm. The cross is enough. Okay. Have confidence. Trust in the finished work of our Lord God. Oh. Yun lang. Wala nang kung ano-ano pa. We just pag sinabing trust, confidence, tiwala na. Nandun lahat. Oo. Titiwala ka doon sa ginawa ng Diyos para sa atin. That is enough. Hindi mo na kailangan magpapako sa krus, ano? Oo. Do not fall away again. Galing na tayo doon. We tried before. Ano? Gusto natin mapaluguran ng Diyos. Kaya kung anong pahirap ang ginagawa natin, ginawa na nga. Ano? Ito ang edlot ng lagi natin tatanong sa ating sarili. Ano? Hindi na yung hindi siya sentro sa atin. Lagi natin tanong, ano bang ginawa ng Diyos para sa kaligtasan ko? Mm-hmm. Paano ba siya naghirap? Amen. What kind of persecution? Higit sa lahat, ano ang sinabi niya? Sabi niya, if you believe in me, diba? Alinaw dyan. Sa kanya lang kay Jesus lang. If you lang. Believe in me, then you will have eternal life. Yes. At tuloy yung buong theme ng sinulat ni Apostle John, buong tema niyan is to believe in Jesus Christ. Yes. So yun na, Kuya, at sa ating mga viewers and listeners, we strongly believe that our message will enlighten every one of us. At maging, gaya na sabi ni Brother James kanina, ito yung magbigay ng kagaanan sa ating loob at magbigay ng linaw po. Purihin po ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Alright, so thank you so much, Pastor. Amen. Oo. Alam niyo, pag ikaw isang Kristiyano,
dapat palapit ka ng palapit sa Panginoon. Yes. Para sa ganun, habang palapit ka ng palapit sa Panginoon, palaki ng palaki ang Panginoon. Amen to that. Sa buhay mo. Growing. Growing. At hindi lang yun. Oh. Pagkapalapit ng palapit, mas madaling kausap yung mas malapit sa iyo, di ba? Amen to that. At saka magkakaroon ng connection. Yeah. Naalala ko yung kwento eh. Sabi niya, Dad, gaano ba kalaki yung ano, yung Panginoong Diyos na sinasabi mo? Mm. Sabi niyang tatay, tignan mo yung airplane na yun, sabi niya. Mm. Ano sa tingin mo yung airplane na yun? Eh, nandun sa kalangitan yung ano, yung aeroplano. Maliit. Ang sabi ng bata, maliit. Oo. Sabi niya, ang ginawa ng kanyang tatay pagkatapos nila mag-usap, pumunta sila sa airport. Mm. At pumunta doon. Sabi niya, nakita mo ba yung aeroplano yan? Yes. Sabi niya, yan yung nakita mo doon sa langit, yes, na lumilipad. Ang sabi ng bata, ang laki pala, Dad. Amen to that. Ang sabi na, yun ngayon nakuha na. Habang tayo'y papalapit ng papalapit sa Panginoon, palaki ng palaki ang, yes, Panginoon sa ating buhay. Amen to that. Pero habang tayo papalayo ng papalayo tulad ng isang eroplano nakita ng bata, paligid ng paligid yan hanggang, yes, di mo na makita. Amen. Yeah. Amen to that. Tama. Okay. So, yan ang ating verse ngayong umaga. Uy, amen. Binabati ko ng belated happy birthday si Wilmer Delgado. Hello. Isang miembro ng Army. Army. Sa Armed Forces, wow, of the Philippines. Magandang umaga, batchmate. Hindi ko alam kung anong rango niya. Isang dakilang trabaho yan. Amen. Pero ang matindi dyan, part siya ng Armed Forces of the Philippines. Yes, amen. Congrats po. Naintindihan natin, Pastor, mahirap ang buhay, kalalagayan ng mga ito. Oo. Oo. From time to time, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa kanila, no? Yes, yan ang nilagay ng Diyos pa na mag-alaga rin ng kabutihan. Eh. Yes. At syempre, binabati natin, di mawawala si Ate Donna Hervasio Granger. Good morning, Insan, and Pastor Ramil. Sabi niya, Hello, ma'am. Yes, have a great day po. Take care and God bless. Thank you po. Yan. Thank you. At siyempre, si Ma'am Chem Laayon. Good morning po, from Taiwan. Hello. Kilala mo ito, Pastor? Sabi niya, Chem Laayon. Oh, hello po, Madam. Yan, magandang umaga po, Ma'am. Maraming salamat and God bless. Ingat, yes, po kayo dyan sa Taiwan. Opo. At siyempre, binabati ko na si Ate Liza Enriquez. Yan. Nasa US naman ito, Pastor. Oh, hallelujah. Hello po, Ate Liza. Magandang umaga po sa inyo. Yan. At saka si Star. Nandyan si Star. Kasama niya yung kanyang apo. At saka si Hello, David, magandang morning. At syempre, binabati ko rin si Sarah and Daniel. At saka si Sky nandito sa Pilipinas. Yes, yan. Magandang umaga po sa inyo. Thank you for viewing. Yes. At syempre, binabati ko rin si Mr. Roque Palaguito. Siya ay nakikinig ngayon. From Kawayan, Isabela naman ito, Pastor. I think friend ko na rin sa Facebook yan. I think so. Yan. Sabi niya, good AM, GM. God bless you always. Hello po. Yan. God bless din po. God bless din po, Roque. Magandang umaga to you, my friend. At syempre, si Love Jen Angel. Good morning po, Sir DJ and Pastor Ramil. Have a good great day. Good morning po. Salamat. God bless. Watching from Singapore naman. Wow. God bless you also. Wow. Maraming salamat po for watching. At syempre sa mga patuloy nanonood, nakikinig sa atin kay aking pinsan, si Sharon. Hello, Ma'am Sharon. Good morning. Yan. Nasa ano yan? Yes. Kingdom of Saudi Arabia. Yes. Mm-hmm. God bless you more of strength. Yes. At saka si Sir Jonathan Rigates. Hello po. Yan. Ito, sir. Isang ano to? Ito Jonathan Rigates, Pastor. Isang Ilocano recording artist. Wow, galing. Yan. Taga Ilocos yan. Burgos ako, Bangi naman siya. Wow. Oo. Ito yung mga kakantahan ng araw sa isang station na AM station. Ooh. Sa Ilocos Norte. Yes. But for now, he's already in Canada. God bless you. At nakikita ko sa mga video niya, siya rin ay nagsaserve na sa Panginoon. Wow, yan ang praise the Lord. Kung yan, dati umaawit yan ng mga Ilocano songs, mga gano'n, na hindi sa secular, ngayon Christian songs ng kanyang inaawit. Lawa, may maiplay tayong kanta niya. Oo nga, sinasabi ko sa kanya, mag-send siya ng song niya. Yes. At saka si Joy Simon, yan, ang my sister-in-law. Hello po. Yan, at binabati rin natin si Ate Harlan Bumagat Milana. Hello, Harlan. Nandiyan lang sila sa ano yan, Pastor? Sa Kias. Oh, Kias. Yan. Good morning po sa inyo. At saka si Glenn's F. Makaliit. Yan. Yeah. Magandang morning. Ito ba Hello si po. Pastor Rodel Ata to eh? Good morning. Yan, good morning. Siya nga yan. Siya nga yan. At Hello, saka, sir. Aking pinsan. Yan, Hello, si Johnny Aquino at saka Julius Cesar A. Hello, Baniaga. Sir Johnny. And Johnny. Hello po. Julius Cesar. Yes. Yan.
Sir Julius. Okay, maraming salamat sa lagi ninyong panunood via Facebook. Yes. At saka sa pakikinig via 97. Oo po, salamat po naman. Wala ka nang babatihin, Pastor, para dire-diretso na tayo. Yun lamang po muna. At sa mga hindi ko nag-greet, hindi namin nag-greet. Kumusta po kayo lahat dyan? Ano? Sa puso namin kayo dahil hindi namin kayo maalala. Yes. Oh, buti na lang, pinalala mo yan. Halala ko tuloy si Ate Lolit ng Jackie Lustor Mary T ng Green Valley. Lagi yan nakikinig sa atin. Yes, salamat po, madam. Maraming salamat po. Okay, so that's about it. Wala ka ng ibang babatiin, Pastor? Mamaya ang lakad mo, you're yes. Meron kang ministry. Again, Benguet Provincial Jail. At maganda naman ang panahon. Actually, nag-aalinlangan kami kagabi. Pero mukhang okay naman siguro ito. Tuloy-tuloy. Yes, at sana hindi na uulan. Hindi na, manalangin tayo. Manalangin po tayo pare-parehos. Kasi nga, itong si Bagyong, anong pangalan na ito? Jenny ba? Oo, Jenny. Ay sinasabing malakas daw ang dalang ulan. Sana nga lang po hindi natutuloy yan. Let's pray for one another po. Yes. Alright. So that's about it for this morning. Ako po si DJ Tommy. And Pastor Ramil de los Reyes. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Good morning and God bless. God bless you. Don't forget to share po. Oh yes. Share niyo po itong video po natin. Amen. Maraming salamat. Bye-bye. Amen.
Enjoy your music. Stay tuned to the station that plays only positive music. Positive music. This is 97.5. For your ads and printing needs, go to Fine Ads Arts and Signs. This is the right place for your large format printings like tarpaulin, signboard, banaflex, plastic signs, murals, t-shirt printing, streamers, neon lights, brass signs, stickers, cinder board, and acrylic build-up letter.